magtatrabaho ako ng maayos dito. Ano mo akala mo? Nagpapalibre kami sa'yo? May pangbayad ako. Sinadya akong pagpunta rito para mag-down ng utang namin sa'yo. Huwag na kayo manggulo. Malis na kayo! Mainit din talaga yung dugo sa akin ni Rico eh. And your girlfriend should do something about it. Ngayon pa? Ngayon burdened na burdened ka sa kondisyon ng father mo? Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nakilala kita, Stella. Sandaling panahon na nagkasama tayo, para na rin akong nagkaanak. May isa lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Huwag mong iiwan si Atom gaya ng ginawa ko. Okay, naalis kayo. Sige! Huwag niyo ako sisisihin. Pag may nangyari masama sa inyo. At kung talagang aalis kayo, huwag na kayong babalik. Pangatawanan niyo naman siya ngayon. Patunayan niyo sa kanya na kaya niyong tiisin yung sumbat at galit niya. Dahil mahal niyo siya. Make sure na cover na lahat ng supplies for the Thanksgiving Arish! Dinner, okay? Oh! Atom, be careful naman. Kunin mo yung first aid kit, Yula. Di wala to. Maliit lang to. Sige, mupo ka muna. Sige, press mo muna. Bad mood ka na naman. It's either nag-away kayo ng daddy mo or ng girlfriend mo? Pareho. Inuwi ni Stella si tatay sa bahay. Akala niya yata natutuwa ako na hindi ako makapagpatawad. Nagigilty rin naman ako, no? I can relate. You're conflicted. May ikoconfess ako sa'yo. There's this girl na-involved sa pag-aaway namin ni Jerson before. Aminin ko na pag-initan ko siya. I was pressured kasi malapit na yung wedding and all that. But now I feel guilty kasi nadami siya sa pag-aaway namin. But at the same time, galit din ako sa kanya. Siya yung dahilan ng pag-iwalay namin ni Jerson. Imagine my own fiancé, hindi pa ako yung kinampihan. Some girl na hindi naman niya kilala. Pero alam mo, I felt like I wanted to be the bigger person. Pinahanap ko siya. I wanted to say sorry to her. Kasi hindi naman yung fault yun eh. Pero alam mo, to tell you honestly, atan pang naalala ko siya, nasasaktan pa rin talaga ako. Kasi siya yung dahilan ng breakup namin ni Jerson eh. Ano ko, mali ba na nafe-feel ko yun? Di ko alam kung tama o mali. Pero naiintindihan kita. That means so much to me. Alam mo, Atom, tuwing nakakausap kita, umagaang talaga yung loob ko. I hope I could be the same for you. Ang tagal ni Yula. Pa-check ko lang ha. Stay po. Pinapatawag ako ng supervisor natin eh. Hindi kaya i-lift na yung suspension ko? Ang Mars, baka nga. Ha? Huh? Ay, pero congrats in advance, okay?
Medyo nagugutom ako. Pwede bang manlibre ka mamaya ng pizza? I'm attending your Thanksgiving dinner. Kaya lang, baka nahabol na lang ako. Kasi nagpapahatid ang mami mo sa airport. Really? Pabalik siya ng States? Yeah. Good riddance. Tama yan. Mag-tour lang siya na mag-tour and never return. Ikaw talaga? Sasalita ka ng ganyan in front of Atom. Okay lang po yan, sir. Dad, wala naman kami secrets ni Atom. Alam niya lahat ng mga angst ko sa buhay. He was there during my dark moments. But, tapos na yon. I'm now free. I'm ready to move on. And I'm proud to say na I'm gaining momentum sa restaurant. Also, thanks to Atom. Actually, na-notice ko ang improvements dito eh. Ever since na mag-tandem tayo sa pamamalakad nito. Why not consider an expansion? Or pwede na rin mag-branch out? Oh my gosh! Yes! It can be a joint venture between us. Hindi ko po alam kung kaya ko niyo. Yes, you can. Ang galing-galing mo. And we are so good together. I want you to be my partner, Atom. I want us to be partners for life. Stella, after a thorough investigation of the complaint filed against you, it was proven that you committed breach of ethics and caused harm to your patient. And for that, I'm sorry. The hospital has decided to terminate your employment. Miss Montelibano, na-terminate na po yung inireklamo ninyong nurse na si Stella Domingo. That's good. Thank you for your prompt action sa request ko. Actually po, nakiusap si Ms. Domingo na makontak kayo bago pa bumaba yung termination niya. Gusto niya pong mag-apila sana regarding her suspension. That's interesting. Maybe it's about time na makilala nga niya kung sino talaga ang kinalaban niya. Masyado nang mainit ang ulo sa atin ni Atom. Aba, kontratuhin ka, Artemio, para hindi ka pamilya habang yung pamilya ni Stella. O ano, tiklo, sinugod, hindi man lang makuhang ipaglaban ang sarili niya. Bakit pati pamilya ni Stella sinisisi mo? Ah. Sinugod po si Atom? Ay, hindi mo ba alam, Stella, kung ano nangyari? Yung kapatid mo nilusob si Atom sa restaurant. Pagkatapos, namahiya at nakuha pa niyang saktan si Atom. Totoo ba, Kuya? Sinugod mo si Atom sa pinagtatrabahuhan niya? Gusto ko lang bayaran yung epal na yun. Eh dahil bida-bida nga yung boyfriend mo, hindi niya tinanggap. Tapos nagsumbong pa sa'yo. Hindi siya nagsumbong sa akin, sa ibang tao ko nalaman. Dahil siguro inisip niya ikaw na naman yung kakampihan ko. Stella, kahit sa loob ng kwarto, nadidinig ko yung pagwawala mo. Ang inaasahan ko, dadalawin mo kami, kakamustahin. Pero hindi eh! Nagpunta ka dito para sumbatan ang kapatid mo! Ma, nangangamusta naman lagi si ate. Kaya kung naman yung hindi namamansin sa kanya. Eh paano hindi iiwas? Nakita mo nga kung paano niya ipagtanggol yung Atom na yun. Wagas eh! Dahil wala siyang ginagawang masama, kuya! Pinaalis niya ako ng restaurant niya! Natural lang, ginugulo mo siya! Stella, tama na!
pinakain sa'yo ni Atom at nabago ang isip mo. Nalaso ka na! Talaga nagbago ka na? Siguro nga, Ma. Siguro nga nagbago na ako. Kasi habang binibitawan niyo ako, si Atom lang yung sumasalo sa akin eh. Ah, isa lang naman yung pinakuusap ko sa'yo, di ba? Na sana na matanggapin mo naman si Atom kasi mahal ko siya. Kahit hindi natanggapin eh, kahit man lang respeto niyo ilang tao. Pero ba't di umagawa? Maanak mo din ako, pero ba't ganun? Para wala kang pakialam kahit na nasasaktan ako. Pilit niyo akong tinitikis kasi gusto niyo piliin ko kayo. Pero sa lahat ng ginagawa niyo, lago niyo akong tinutulak palayo, Ma. Lalo niyo akong binibigyan ng rason para ipaglaban si Atom. So, ayaw mo umuwi sa inyo. Eh, baka naman nag-aalala na si Stella. Galit sa akin yun. Tsaka pagod na ako ay pagtalo. Eh, bakit hindi na lang ikaw yung magpakumbaba? Tama. Alam mo, kung selfish si Stella, hindi naman siguro niya ilalagay yung sarili niya sa ganito kahirap at ka-complicated na sitwasyon. Kahayaan ka lang niyang magalit sa tatay mo forever kasi ano naman, di ba? Wala naman siyang mapapala dun eh. Pero, nakikialam siya. Yun ang tingin mo dun. But for me, goes to show na mahal ka talaga niya. Kasi, nagmamalasakit siya. Di ba lang? Kalimutan ah. Okay. Pilip ka sa akin. Hmm? Moment. Sorry, mas lalo yata kitang napaiyak. Ikaw naman kasi, ninunahan mo ko. Mati na tayo. Ceasefire na. Sorry na. Sorry. Mahal, sorry ulit dun sa ginawa ni Kuya Rico, ha? Hindi ko na sinabi sa'yo kasi... Akala mo siya na naman kakampihan ko. Mahal, kahit kailan hindi ko susuuan yung pamilya ko. Hindi ko nga lang alam kung kailan kami magkakaayos ulit, pero sa isang bagay lang ako sigurado.
na hindi ako matatakot na ipaglaban ka. Sana matapos na yung mga problema ng pamilya natin, no? Dapat kasi hindi na sinabi ni Tita Chola yung nangyari sa amin ng kuya mo, eh. Mag-away pa tuloy kayo. Mukha ba? Pero hindi ko nga rin alam kung paano nalaman ni Tita Chola yung bungkoy mo. Sino kaya nagsabi sa kanya, no? Malamang si Mamzy. Close sila nun, eh. Pero dapat hindi niya ginagawa yan. Parang nakikailam na siya sa personal kong buhay, ah. Maka naman concerned lang. Mali pa rin kasi parang chismis yung dating, eh. Hindi naman siguro. Parang nag-iba yata yung iip ng hangin. Hindi. Alam mo, in fairness naman sa boss mo, madami rin naman talaga siyang natulong sa atin. Kaya napaisip ako, dapat siguro hindi ko rin siya agad hinusgahan. Kasi kung tutuusin, dapat nga talaga magpasalamat din ako sa kanya, di ba? O nga pala. Yung bibigay niya, gusto ko niyang imbitahin sa Thanksgiving dinner niya. Susuot mo? Bakit ho? Social na social kasi yung boss ni Atom. Ikaw lang naman din ang iniintindi ko. Kasi pag tumabi ka doon, baka magmukha kang alalay. Pero alam mo, puti na lang ang puti mo. Ano ang ibig niya sabihin? Wala akong ibig sabihin. Pero si Mamsi kasi morena, pero napakakinis ng balat. Tapos, baboom, pero postura. Pinagpala ni Lord. Meron pa kaya nung tirang adobo? Tapos yung tirang kali. Ano, okay na ba yung mga appetizers? Yes, sir. Kompleto naman na po. O, sige. Napit na tayo mag-serve, ha? Parang bahala. Sige, sige. Ma'am. Hi. You look good. Thank you po. How do you like my dress? Okay, ma'am. Maganda. Talaga? Ako. Pagdating na raw po yung girlfriend ko. All right. Hintayin ko siya. Hindi ba ako underdressed? Parang ang laki pa lang party nito. Nakakahiya naman. Bakit? Ang ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Mahal, parang hindi ako bagay dito. Relax ka lang. Huh?
Andun yung boss ko. Liga, pakikilala kita. Ikaw. Ma'am Zarina. Si Stella po. Girlfriend ko. Stella. Boss ko, si Ma'am Zarina. Oh! You're the girlfriend of Atom! Ikaw ang boss ni Atom? Siya yung nagpatanggal sa akin sa trabaho. Halika nga, dito naman na sa desk. Oh my gosh, Atom. Remember I told you? Yung bad encounter ko sa hospital? I can't believe it's her. Diba I was telling you, hinahanap ko yung person na yon because I really want to apologize. My gosh, girlfriend mo pala yun. Parang naman tayong pinaglalaroan ng tadhana nito. I can't even explain this. Alam mo, wala ka naman dapat i-explain eh. Simple lang yung nangyari. Pinag-initan mo ako, na-power-tripping ka, tapos na-terminate ako dun sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. I know, this is so absurd. I'm really, really sorry. Ay, wala na rin magagawa yung sorry mo. Alam mo kung bakit? Hindi na ako makakapunta sa Canada dahil nagkaroon ako ng bad record para sa isang bagay na hindi ko namang kasalanan. Excuse me. Ma'am, ayan yung kausapin ko lang muna si Stella, ha? Sure, sure, Atom. I understand. Go ahead. Pasensya ka na, hindi ko inaasahan na ganito. Kung alam ko lang na siya yung boss mo, sana hindi na tayo tumanggap ng tulong mula sa kanya. Sinasabi ko niya kaya iba yung kutob ko dyan sa boss mo. Siya pala yung boss mo. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo natatagal yung ugali niya. Ay, Ma, ginamit ko pala yung jacket ni Ate Stella nung isang araw. Alam ko naman na palagi kang tinatawagan ng ate mo eh. Kamusta na ba siya? Ma, pwede naman kayong magtanong sa kanya niyan eh. Alam kong miss mo na siya. Pero ayaw mo pa rin kausapin. Mutya, huwag mo nang konsensyahin si Mama. Gusto ko na umalis. Gusto ko na umuwi. Sige, sige. Pero antay mo ko dito. Mag-endorse lang ako ng staff. Ha? Maupo ko muna nga dito. Sandali. Saan? Dito. Sandali. Antay mo ko. Gusto ko na umuwi. Antay mo ko. Sandali lang ako. Thanks for coming. Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests and friends. Welcome to our joyous Thanksgiving celebration, Evergreen. Thank you for joining us in this feast of appreciation. And now, let us welcome on stage the president and CEO of Evergreen Restaurant, Miss Zarina Montelibano. Thank you. Hello. I hope you're all enjoying the night. I just want to share something. You know what? I decided to throw this Thanksgiving dinner to celebrate my survival. As you all know, I've been through a very painful journey. I was in a toxic relationship for years. But I loved Jerson so much. So I kept on holding on. Pero alam niyo naman, 'di ba? Darating din sa point na hindi mo na kilala 'yung sarili mo. I'll admit, I became hurtful, bitter,
and insecure. And dahil dyan, may mga naapektuhan ako mga tao sa paligid ko. Meron ako mga nasaktan and one of them is here tonight. And hindi ko in-expect na magkikita kami. Stella. Please believe me when I say that gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. I'm so sorry that I hurt you. You know what? I've changed. I'm a different person now. But I want to keep on improving. And hindi ko yun magagawa kung may isang taong galit sa'kin. I hope you can find it in your heart to forgive me. Pero kung hindi ka pa ready, hindi naman kita pipilitin. It's okay. But can I at least get a hug? Why don't you give her a benefit of the doubt? Accept her apology. Bakit pa? Hindi naman kami magkaibigan. Pero kailangan i-consider ni Stella yung naitulong sa'yo ni Zarina. Brad, ang ganda kaya ng posisyon mo sa resto. Buti okay pa rin tayo despite everything. Pero para hindi na maging komplikado yung sitwasyon, pagre-resign na nga pala ako. Hello? Hi, Stella. It's me, Zarina. Can we talk?